What's up mga Kakurak TV? Pagpatuloy po natin ang part 2 ng parts, identifications, and functions ng domestic refrigerator. Okay? Dito po nyo makikita sa model, yung kanyang model. So, i-research nyo lang po sa Google. Makikita nyo kung ilang horsepower. Nagdipindi po sa model. So, meron po siyang mga accessories or parts na napapaloob sa compressor. So, itong compressor na ito ay pinotol ko na yung tubo dahil ginamit ko siya sa pagbabacuum. Ginawa ko siyang vacuum pump sa ibang refrigerator. Nag-repair po ako ng refrigerator na iba. Ayan po siya, maliit na refrigerator, pang kwarto lang. So yan po yung ni-repair ko. Okay na siya, ready for delivery na. Kaya po, ganito ang itsura ng compressor ngayon sa unit na ito dahil ginamit ko siya sa pagbabacuum. Ito po yung access valve niya, dalawa, sa discharge saka suction. So ginamit ko siya sa pang-leak test. Dito ko pinasok sa discharge at sa pagbabacuum dito ko sa suction line. Ang kasunod sa compressor, na i-discuss ko na yung compressor, yung parts naman na napalpob sa compressor na ito. Meron po siyang dalawang parts sa loob na ito. Sa gilid ng compressor, yan, may box na yan sa gilid. Babakasin natin po yan. Meron po siyang parts na dalawa. Ang tawag doon, overload protector at saka relay. Tingnan natin ang itsura ng parts na yan. Yan po siya. Ito po yung lock sa gilid. Yan. So, sungkitin nyo lang po yan ng maliit na screwdriver. So, matanggal na po yan. Yan po yung kanyang cover. Ayan. So, ito po yung cover niya. Oh, ito yung parts. So, isa-isahin po natin. Ayan. Sikwatin nyo lang ng maliit na screwdriver sa gilid. Ayan po. Ito po yung itsura ng relay. So, mayroon po siyang device sa loob or materials. Kung naabutan niyo yung aluminum na pera, yung 10 centavos, parang mayroon po dyan sa loob. Ito po ang itsura ng relay. So, ang trabaho naman ng relay na ito, mag-transfer lang ng kuryente mula sa main power papuntang starting winding at sa running winding. So sa starting winding, mag-jajag lang siya ng power at the same time naka-permit siya doon papunta sa running winding. So ang trabaho niya dito, mag-transfer lang ng kuryente sa starting winding at sa running winding. Okay? So ang tawag po sa kanya ay relay. Ayan po ang kanyang itsura. Sunod, itong overload protector or kilala sa tinatawag na OLP, overload protector. Ayan po ang kanyang itsura. So ang ibang itsura nito ay bilog na kulay itim. Ito medyo latest na rin po ito. Yung mga sinauna kasi kulay itim na bilog. Ito medyo flat na ito at kwadrado o rectangle. So ganyan po ang itsura nito. Ang trabaho nito, mag-protect lang ng overcurrent, overload sa system para itong compressor maprotektahan para hindi masunog. Dahil pag nag-overcurrent or overload, so sobra yung kuryente at masusunog yung compressor natin. Tandaan po natin, itong compressor ang pinaka heart of the system at ito rin yung pinakamahal na presyo sa loob ng domestic refrigerator. Okay? So ito po ang magkukontrol sa kanya. Kapag nag-overload na, i-switch off niya yung power para hindi na pumasok yung malaking kuryente. Ayan po.
So, ganyan po ang kanyang itsura at trabaho. Natanggal po yung cover ng relay. So, ipakita ko na rin sa inyo. Ayan po. Ayan po yung itsura sa loob ng relay. Meron pong parang aluminum na bilog sa loob. So, mag-transfer lang siya dito sa kabila ng kuryente. Ayan po. May bilog siya sa loob na parang tinsin tapos na aluminum. Ayan po. Para siyang transdoser. I think transdoser din ang pangalan dyan sa loob na yan. Pero hindi na yan tinuturo sa eskwelahan. So, ang ituturo sa eskwelahan, yun lang. Trabaho nito at itsura. Ganito lang siya ang itsura. At kung ano ang function niya, yan lang po ang tinuturo. Pero dito sa video ito, i-share ko na rin po sa inyo yung itsura sa loob. Ayan po. Meron pong nakayakap na metal. Yan. Sa transdoser na yan. Transdoser na ang itatawag ko dyan dahil kapareho ang kapareho sa transdoser. So, ayan po. Nakaayakap po dyan. So, yan po ang itsura sa loob ng relay na yan. Okay. So, alam na po natin na ang compressor ay mayroon dalawang parts dito sa gilid niya na mayroon pong takip na kulay itim rin. Ayan po. So, pag nag-troubleshoot po kayo, dyan po ninyo titingnan bago nyo husgahan yung compressor. Proceed po tayo sa second major parts ng domestic refrigerator. So, tanggalin po natin ito dahil tinanggal ko na po ta dati. Ayan. Para maipaliwanag ko ng maayos. Ayan po. So, ito po yung discharge niya. Discharge line. Ito yung suction line. So, yung charging port niya. So, nandito po sa gilid. Ayan. Dito po magkakarga ng refrigerant. At dito magdi-discharge. Balik naman dito sa suction. So, paikot-ikot lang po yan. Okay. So, sa discharge line, papunta na po tayo sa condenser. Ito po yung tubo ng condenser. Ito pong tube dito is metal po ito. Na hindi po to siya copper. Maring galvanized metal ito. Bakal po siya. Hindi siya copper. So, ito po dahil hindi po exposed ang condenser. Ang design po nito, yung condenser ay naka-invade or naka-baon sa loob ng refrigerator. So, nandito po siya sa loob, papunta roon. At dito po siya sa gilid, nagko-coil. Okay? Diyan po siya nagko-coil sa loob. Niyan, sa gilid. Paganyan. Para sa inyong kaalaman, papunta dyan at dito sa gilid ng gasket or sa pinto, pababa. Ayan, pababa siya rito, pupunta sa kabila, doon sa ilalim, tapos papunta naman sa kabila. So magkukuil rin siya rito sa kabila, paganyan. At doon sa front ng door dito, ibalik natin sa kabila. Dito po siya, mayroon pa pong tubo rito. Yan. Ang purpose po diyan ng pipe dito sa loob na naka-invade or nakapasok sa loob, nakalubog o nakalibing sa loob, para hindi mag-moist itong dito sa gilid. Yan. Sa gilid ng pinto, sa may gasket, para hindi siya mag-moist. Moisture. Magtubig. Yan po ang trabaho or design ng mga manufacturer. Okay?
So, mayroon po siyang tubo rito. Kaya yung mga nagba-bodybuilder sa mga sirang case ng refrigerator, so mag-ingat po sila dahil mayroon pong tubo rito. Makapag-cutting nila dyan, magkakaroon ng leak dahil napuputol nila yung tubo dito sa gilid. Okay? So ayan po mga Kapulrak TV, dito po nagtatapos ang ating part 2 ng parts identification and functions. So abangan po natin ang part 3. Okay? Sa mga baguhan pa lang po, paki-subscribe po ng aking YouTube channel. Paki-like and share na rin po para sa updated na i-upload kong video. Maraming salamat!